third. Mabuo tayo lahat. Hindi, binati ko lang si Secretary Lu. Kasi kung minsan napapalitan niya yung pangalan ko. Ito, isa ko talagang masigasig na kampanya sa atin, 07 at 2010. Kung minsan kinakabahan ako, paano baka mabutin lang, tinutuldo ko na lang ngayon yung balota. Dahil pag isusulat, baka maging spoiled ballot kung mali-baligtad yung pangalan. Eh ngayon, perfect. Palakpakan po natin si Secretary Lu. Secretary Marrojas, Mayor Darlene Antonini Custodio, Congressman June Acharon, at siyempre, babalik na gobernador na South Cotabato, walang iba kundi si Ma'am Daisy Abanse Puentes, ating pong kasamang Boyet Leyson, Vice Mayor Rangel Santos, si Dinan Hernandez bilang kinatawan, ating pong Vice Governor Sarangani, Board Member Eleanor Sagigit. Ating po local leaders from Gensan, other local government officials, honored guests, mga pinalangga kong kaigsonan, mayong aga. Hindi, buntag. Buntag pala dito. Sorry, ah. Mayong buntag, kaninitanan. Sensya na ko kayo, ah. Pag sa Bisaya, mayong buntag. Pag Ilonggo, mayong araw. Pag, yeah. Aga. Dami ko talaga pinupunta ang lugar eh. Pag sa bowl naman, naging maadyong. Pero okay, maglala. Tama pa rin ang direksyon natin dito sa Tuitandas. Nagpa-practice ako ng Bisaya ko eh. Kaya pwede ba mag-practice ng konti? No? Tinuro po sa akin to ni Secretary Marrojas. Kung tama po to, magaling magturo ng Cebuano ang Ilonggong Marrojas. Kung mali naman po, kasalanan ko to. May tatanong lang po ako. At ito po. Sa kada anhi na ko diri sa Gensan, ito po yung tanong. Yeah? Ngano mas nidaghan man ang mga gwapa diri sa inyo? Pag meron po kayong sagot, padala po nyo sa akin sa isang liham o text para malaman natin yan. Okay. Baka dapat umpisahan natin ang usapan natin sa kuryente, no? At mapunta na rin tayo sa eleksyon. Okay. Yung pag nagtayo ho ng yung tinatawag na base load plan, yung bang tuloy-tuloy tumatakbo, hindi naman ho tayo pwedeng punta sa Ace Hardware, no? Pairam nga na, bibili nga ako ng 100 megawatts na generator. At pakitayo na rin nyo dito sa bakanting lote ito. Hindi po ganun kadali yun. No? Pag tinayo po yung planta, umaabot ng between 3 to 5 years. No? At maraming prosesong dadaanan. Environmental compliance certificate. No? May mga public consultations. Marami ho, mahabang proseso yan. Ang investment kada megawatt, $2 million ang tinataya. Okay. Ngayon ho, siyempre yung bad news. Alam natin, kulang ang kuryente sa Mindanao. Sinasabi namin po sa inyo, no, yun totoo. Hindi ko po ugali talaga mambola. Pwede ko naman sabihin tulad ng iba dyan. Ihalal nyo ako, ayos na yan. Pero alam ko naman pong tatlong taon mo bubuhin yung planta, bola yun. No? Maayos po ang problemang yan. Minimum po, ah. Hindi naman po minimum, pero pinakapangit ng sitwasyon. 2015 po, yung Aboitiz sa power plant, about 200 plus megawatts online na po yan. Malaki ang ibabawas na sa ating pong problema sa kakulangan ng kuryente. Pero ang pinaka-importante po dyan, tuloy-tuloy na po yung mga ginagawa ngayon. Maski nawala na po ako sa pwesto, padagdag ng patagdag ang kuryente ng Mindanao, ang pagkaintindi ko po, 2015, hindi na natin ito problema. At 2017, sobra-sobra na po ang inyong kuryente. Kung magdadasal naman po tayo na matindi, baka naman yung 2015 mapaaga pa. Okay. Ngayon, dadagdag ako, iba ko talaga pag may local government kayong kasangga. For instance po, yung Aboitiz na plantang yan, sa totoo lang po, noong unang nireport sa akin yan, dapat 2014, tumatakbo na. At sa totoo lang po, matatapos yan katapusan ng 2014. Naninigurado lang tayong hindi masira sa inyo, kaya umpisa ng 2015, gagana ng gusto. Bakit ito tumagal?
may meron po mga nagreklamo, bakit coal power plant yan? Mapulusol, hindi pwede. Basta pag dumaan ho doon sa iba pa mga proseso, hindi lang dumaan sa butas ng karayom. No? Dinaan sa 9 at 10 butas ng karayom bago maaprubahan yung pagtatayo pa lang ng planta. So sa isang kamay po, wala kami kuryente. Sa kabilang kamay, ayaw namin yung plantang yan ng kuryente. Ano ang gagawin natin? Oh, kawawa kayo dito sa Gensan at Zamboanga City. Dahil yung available na kuryente, di ba? Hati-hati tayo. Ang ginawa po nung iba, sa eto kontrata, kunyari 10 megawatts, ang kinuha 12. Lahat nung dinaanan ng kuryente, lumampas doon sa gusto nila, ay sinabi lang kukunin nila. Pagdating sa Gensan, sa Zamboanga City, nasa dulo ng grid kayo ang pinakamalala ang problema sa kuryente. Sa totoo lang po, maayos ang palakad ng gobyerno, may pera po tayo, may pondo pambili ng mga generating sets. Pero yung pinakamabilis po, diesel. Siyempre, may aalaman naman, diesel, mapuluso niyan. Pero ito po ang problema, may batas po eh. Hindi na pwedeng bumili ang napokor ng generating sets. So, ayaw naman po natin lumabag sa batas. So, inaayos po yung proseso para hindi na tayo maghintay na kabuuan sa 2015. Bago pa ho, siguro matapos ng 2013, may makukuha na tayong pandagdag na diesel generators dito po sa Mindanao, naninigurado lang ho tayo sumunod sa lahat ng batas at proseso. Okay. Ngayon po, kayo po ang boss ko. Natural lang naman sa inyo ko maglalabas ng sentimento. Okay. May mga kalaban ho tayo, pinipilit na sisihin ako sa kakulangan ng kuryente sa Pilipinas. Ngayon o, 3 years sabihin natin magtayo ng planta. Yung pinalitan ko po, 9.5 years presidente, baka nakalimutan natin. Sinabi pa niya, tumira siya dito sa Mindanao, tama po ba? Sa Iligan, kung tama ang tanda ko. Kumbaga may 3 beses, 9 years, divided by 3 years, 3 opportunities to set up the power plants. Tama po? Yun po yung cares. No? Wala akong care. Don't care ang nangyari. Ito po, pinamana sa akin yung problema. Okay lang po yan. No? Hindi naman ako pwede mamili ng problema ang ibibigay sa akin. Yeah? Problema ng Pilipinas to, o Pangulo ng Republika, problema ko to. Hindi ko isisisi kanino man. Pero believe ka naman dito sa mga katunggali natin. Sila ang gumawa ng problema, pagdating ng halalan, tayong sisisihin. Hindi ba medyo may kay sila? May kay as in kakapala naman yata na mukha talaga ito mga ito. Anyway po, kanina nga po nag-house to house kami ni Darlene. Siyempre bukas sasabihin na naman ng katunggali natin. Bakit nag-house to house yan? Wala na bang problema ang Pilipinas? Kaya ano kong gawin ko? No? Talaga atakihin nila. Ngayon, Darlene, kung sinasabi lang hindi ka nagsusuklay, okay lang yan. Sabihin mo ako rin, bira ako magsuklay. Hindi naman nung nadadaan sa pakyutan yung pag-aayos ng problema eh. Okay. Bakit ako nag-house to house kanina? Siyempre, number one, bilib ako doon sa kandidato. No? Talagang fans po tayo ni Darlene. Fans rin tayo ni June. Fans rin tayo ni Daisy. Isipin nyo mag-house to house kayo, lalapit kayo sa tao. Boss, pakitulungan. Yeah? Pakitulungan si Darlene. Hanggang sa loob. Boss, pakitulungan natin si June. Okay rin. Tulungan natin si Daisy. Andali rin sabihin. Eh, pag hindi ka bilib doon sa tao, pakibahala ka na. Pero nagpunta po ako doon para makapanayam ang ating mga kababayan. Siyempre, katulad dito, no? Parang pag may kampanya, nangungumbinsi ka. Pero palagi ko, kumbinsido na kayo lahat eh. No? So, hanapin natin yung hindi pa kumbinsido. So, pinupuntahan natin siya para malaman ano ba talaga sentimento ng taong bayan. At may nakausap po kanina. Siyempre, natural, tatanig ko, kamusta ka? May maayos naman kami dito. Alam niyo, talo pa lahat ng survey, talo pa ng kung sino-sino ang nagbigay ng report sa akin. Yung isang taong yun na masabi sa akin maayos at buhay na buhay. Parang yung pagsasayaw kanina, parang inambiso ko akong gayahin eh. Kaya alam baka puro ambiso lang mangyari sa akin doon. Talaga hong, parang nasabi ko, ano pa man ang problema darating sa atin? Pag ganyan ang mga boss ko na buhay, no? Ng buhay at talagang pakipaglaban, eh, kaya natin laktawan maski anumang problema po yan. Kaya po tayo sumadyang sumama sa house-to-house kanina. Okay.
Alam po nyo, dalawang araw na rin pong magkasunod tayong nag-iikot sa Kabisayan at Mindanao para makipagpulong sa ating mga kapwa-Pilipino. Kahapon lang nag-ikot tayo sa Samar, sa Leyte. Pagkatapos, dumiretso na kami dito po sa Gensan para magpalipas ng gabi. Talaga naman kapag nakakapiling natin ang ating mga boss, lalo na po sa lalawigan, mahimbing ang tulog natin, maganda ang gising natin, at lalo po tayong nabubuhayan ng loob dahil sa init ng pagtanggap niyong mga taga-Gensan at ng buong South Cotabato. Kaya magandang Gensan din sa inyo lahat. Kaya nga, literal kong masasabi sa umagang ito. Ito po yung pre-practice namin ni Maruleta. Kamo gihapon ang akong kusog. Kamo gihapon ang nagpaparangkada sa tuliid nga dalan. Kamo gihapon ang padayon nga nagabuhat ug mahinundanong kabag-ohan. Pwede na mo ba? Nagkakaintindihan na tayo? Okay. Kung tama po, siyempre, dapat natin pasalamatan walang iba kundi ang kampiyon ng kabataan at kababaihan, hindi lang dito sa Gensan, kundi sa buong Pilipinas, si Darlene Antonino Custodio. Alam po ninyo, kilalang-kilala ko si Darlene. Talagang kilalang-kilala ko po ito. Mabigat po ito sa Kongreso. May iniisip po siya. Si Darlene, talaga ano yan? Talagang para bang imahin nung dalagang Pilipina. No? Yung mainhin. Pero cowboy rin. No? Kaya pag nakikita kami sa Kongreso nung araw, pagbati niya, ano, hampas sa balikat kagad. Pare, kamusta ka pa? Kaya yung balikat ko po, talagang tanda-tanda pa rin si Darlene. No? Talaga napakasimpleng tao po. Nakikita naman ninyo, napakaamong tingnan talaga. Malamang, napansin niyo rin, napakalambing. Napakalambing ng kanyang mga anak sa kanya. Palagay ko po, tanda yun ng inang tunay na mapag-aruga. Pareho po kami ng paniniwala. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng problema hindi natin kakayanin. Mula po sa pagiging Deputy Minority Floor Leader noon sa kasagsagan, hindi lang po ng impeachment, pero mga impeachment laban kay Ginang Arroyo, pati na noong nag-graduate na po kami sa Kongreso, siya na lang si Joel Villanueva na iwan at si Risa. Hanggang sa pagkalinga at pag-agapay sa mga biktima ng Bagyong Pablo, mula sa pagtataguyod ng dekalidad na edukasyon at pangangalaga sa kalusugan sa Gensan, hanggang sa pagsisiguro sa kakayahang umasenso na kanyang nasasakupan, pinatunayan na ni Darlene na kapag nasa panig ka ng tama, talagang malalampasan ang anumang pagsubok. Nakalimutan ko nga ho pala, yung mga nasa labas po na hindi nakapasok dito, humingi ako ng paumanin sa inyo at maayong buntag sa inyong tanalin po. Aminin ko po sa inyo, mas bata sa akin si Darlene. Siguro po, mga isang taon ang lamang ko sa kanya. Hindi ba obvious? Tingnan niyo, pag pinagtapat yung litrato namin, parang gano'n nga. Sa Kongreso pa lang po, talagang napatunayan na nating isa siyang pinunong may mapagkalingang puso para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Taglay niya ang abilidad at determinasyong lalong iangat ang Gensan. Ngayon pangalan po, kumpiyansa na kaming mga nauna sa kanila. Ako po, 1 year lang. Bayang tulad sa mga lingkod, bayang tulad ni Darlene, dapat isalin ang pamumuno sa kalakhang bansa. Kaya nga po, kapag binoto natin si Darlene bilang mayor, ibinoboto na rin natin ang pagpapatuloy at pagpaparangkada sa tuwid na daan. Kapon nga po, nasa Kabisayaan tayo. Meron po tayong pinuntahan na bagong port, daungan. Yung dati pong port, malapit doon sa lungsod. Ang problema, nilagay nila sa labasan ng ilog. So, pag nag-erosyon nung sa taas, papuno ng pupuno yung mouth of the river, pababaw ng pababaw yung parte ng daungan ng barko. Nagiging mapanganib. Ngayon po,
pag yung politikong hindi tama ang pananaw, pag nasabi sa kanyang taon-taon, kailangan i-dredging yan. Kagad nasa isip niya, taon-taon may kontrata ako. Ang puntuho nun, imbis na dumami ang gagawin yung karsada, daungan ng barko, daungan ng aeroplano, ulit-ulitin lang nyo yung tapos na. Tama po ba? Ang ginawa po, dahil makabago at makatotoo ang ating mga liderato doon sa pinuntaan po namin lugar, inilipat yung port. Hindi masyado malayo doon sa bayan kung saan natural na deep water port po yan. Para, di ba, kinalimutan na yung taong-taong kontrata. Every year may bagong kontrata para lang ho tunay na makapagligot sa taong bayan. Ganun rin po ang hibla nitong si Darlene. Daling salita po, no? Kanina binanggit ko, hindi tayo bibigyan na hindi natin kaya. Yung kuryente, no? Ano ba magagawa ng local government? Yung national government, bawal bumili ng sariling generating sets. Paano pa kaya yung local government? Siguro, less. Mas maraming pondo national government kaysa sa local government. Pero si Darlene, sa kanyang paraan po, nakadagdag na makukuhang kuryente ng Jensan bagamat. Ha? Pwede naman itinuro na lang sa amin ng sisi. Di ba? Di ba? Hindi siya nagre-reklamo may problema, bagkus gumagawa ng solusyon sa problema. Ngayon po, yung nangyaring trahedya sa Pablo, talaga ngayon, ako damandam ako pa rin, yung mga nawala natin manging isda. Si Darlene, hindi lang naging ina sa kanyang mga anak, pero naging ina ng buong bayan. Lahat ng mga nawalan dahil sa trahedyang to na kanilang mga manging isdang mga kamag-anak, kung kapatid, kung asawa, kung tatay, sino ba nandun na kaagad dumaaruga sa kanila? Hindi ba si Darlene? Dahil si Darlene ho, tama ang impormasyon na binibigay sa atin, tama ang pangangailangan na ipinararating sa atin, magaan ang lupo natin, ihanda lahat ng kakayahan ng Estado, no? Para mabalik sa kaayusan ang buhay nitong mga napahamak ng bagyong Pablo. Okay. Ulit, mayroong mga iba ho, magkakaroon ng photo opportunity, tumutulong, pagkatapos noon, wala na. Meron ho, pwede na yun, may nagawa na ako. Si Darino, tsaka ako, hindi yung may nagawa ka. Pero dapat masabi mong nagawa mo na lahat ng pwedeng magawa. At kung kulang pa yun, magsubi ka pa lalo para lalo madagdagan ang may tutulong natin sa mga nawalan. Pero importante po para lalo sila mapabilis na mailagay sa mas maayos na kalalagyan. Kaya po, dediretsuhin ko kayo. Pag nakikiusap tayong suportahan natin si Darlene, no, para na rin tayong tumutugon. Sabi sa akin, may mga nagtatanong, ang ganda ng takbo ng bansa natin ngayon, paano sa 2016? Masabi ko, sinisigurado ko sa inyo, may papalit sa atin. May papalit sa atin na nasa tama ang direksyon. At marami at parami tayo ng parami sa tuwid, mga naglumalakbay na tuwid sa tuwid na daan. Isa na po dyan si Darlene. So pag binoto po natin si Darlene Mayor, lalo po natin napapalapit na yung taga-Jensan tutulong hindi lang sa Jensan, hindi lang sa South Cotamato, pero sa buong bansa. Ganyan po ang bilib natin dito kay Darlene at siyempre sa kanyang mga kasama tulad ni Manong Jun at Saron at ang ating idolo na nag-umpisa ako sa Kongreso, si Ma'am Daisy. Abahan si Puentes. Siyempre po, ano mang husay niya, at itong mga nabanggit ko, kailangan pa rin niya na makatulong upang maipagpatuloy ang napakaganda na niyang nasimulan dito sa Jensan. Iyan ang tungkuling tiyak na magagampanan ng ating Vice Mayor na walang iba kundi si Boyet Lezon. Sa darating na Mayo 13, tiwala akong ilalagay natin sa tama ang boto, Darlene Custodio at Boyet Lezon bilang tandem na magsusulong sa inyong Lezon. Ayoko naman po makialam sa bakuran na may bakuran. Pero hindi ko lang maalis kanina pag lakbay namin doon sa briefing sa road networks dito po sa Jensan. Meron po ako nakitang poster. Akala ko po puro kakampi ko dahil nakadilaw lahat. Pero nung napalapit ako, nabasa ko yung mga pangalan, wala akong naalala mga pangalan dito. Hanggang may maliit po doon sa kanto ng kanilang poster, una. Ngayon napapag-isip lang ako, parang kailan kaya naging kulay ng una ang dilaw? So, hindi ko rin alam kasi ako dumanoy sa marketing eh. Di ba? Kunyari ho, kunyari punta tayo ng Jollibee. Ha? Nakita natin yung karatalo ng Jollibee, blue. Ha? O green, o black. Papasok ba tayo? Medyo mag-aalanganin tayo. Hindi yata Jollibee ito ha.
So, itong mga nasa kabilang kampo na nakadilaw, ano ang ibig sabihin kaya nun? Sabi ko, pinupuri kaya nila ako? No? Kaya nakigaya sila ng kulay? O nanliligaw sila ng mga kababayan natin? Hindi ko po alam. Pabayaan na natin sila sumagot. Pero kanina nabigla ako. No? Yung katunggali ni Darlene, no? Kunsyal pala. Absent pa. No? Kasi, sandiyo, pag absent, sabi na, nireport sa atin, absent. Nag-a-absent ka. So tinanong ko kay Jun, si Juno, nag-mayor naman sa inyo. Jun, hindi ba yung session ng konseho once a week? Yes, sir. Half day pa. Paano kaya mag-a-absent once a week na lang ang session mo? Half day pa. Kayo ko may alam. Ako, nabalita lang naman sa akin to. So pag itong, ngayon, siyempre, tapos ko, tumatanong ko lang eh. Tatakbo ka, magiging pinuno ka ng lungsod. Ano ang plano mo? Ewan ko kung meron, hindi ko pa narinig eh. Madali yung bumatikos. Pero pag gusto natin malaman kung sincere yung tao na magbabago ng sitwasyon, na talagang may magandang gagawin sa atin, may maliwanag. Mali ito, ito tama, itong gagawin ko tama. Pero pag hindi pinaliwanag yung gagawin, ba medyo kabahan tayo. Sundot ka lang na sundot, wala ka namang ipapalit. No? Hindi yata maayos yan. Lalo na, hindi mo malaman kung oposisyon ka o administrasyon ka. Ha? Nasa kabilang grupo ka, nakadilaw ka. Ano ba talagang, saan ba tayo pupunta? Abante, pagilid, paatras? Then, eleksyon po ngayon eh. Yeah? Kailangan prebahan ang kalaban at ang mga, lahat ng tumataya dito sa eleksyon na to, lahat ng lumalaban sa eleksyon. May karapatan tayo eh, tayo ang boss eh. Ngayon ako, hindi ako kandidato, butante rin ako. Kaya kasama ako doon sa boss. Kaya matanong natin yung mga gusto mamuno sa atin. At legitimate naman pong tanong yan. Yeah? Wala akong paninira yan. Klaruhin lang. At may kasabihin nga po, huwag natin kakalimutan, para makita ang paroroonan, no? Tingnan ang pinanggalingan. So kung dati po absent ng absent, pwede ba natin sabihin present ng present pag naupo? Tama na naman yung sinabi ni Darlene kanina, no, oposisyon mo kami. Wala kaming pidap. Okay lang yun. Kasi para bang, di ba, ayaw naman natin para sinuhulang ka, para oo ka na lang na oo. May tama, may mali. At palagay namin, tama na rendahan yung umaabusong presidente. Ngayon si Darlene, no, di ba, inipit ang pondo. Ako dumating isang punto, nagreklamo yung isang bayan ko po sa distrito ko ng panahon na yon. Pati yung pinagkaloob na proyekto, halos 10 years na. Gustong bawiin. Sabi ko, bago to. Hindi ka nabibigyan, babawian ka pa. Pero ganun talaga eh, para magpakatotoo sa inyo. Okay, huwag natin kakalimutan po, siyempre ha. Kagapay din natin sa pagpapaunlad. Walang iba kundi si Pedro Jun Acharon Jr. Tiwala po tayong magiging mahusay na kinatawan at magiging mas mahusay pang kinatawan ng inyong unang distrito. Mula Pulomolok hanggang Tupi, pati na rin sa Tampakan, nakinabang sa mga proyektong tinututukan at pinondohan mula sa PIDAF ni Congressman Jun. Alam po niyo to si Jun, tumakbo ko Senador 07. Doon ko lang siya nakilala, kumakampanya na ako bigla dito sa bahay niya. 207 pa lang po, tinulungan na tayo ni Jun. At kung doon lang, parang nagbabayad ako ng utang na loob, parang tama na supportahin siya. Pero hindi ko ugali yun eh. Kung tinulungan mo ako, pero mali naman ang landas mo ngayon, parang gusto mo lang pumalit sa mga yung nang-aabuso, eh, thank you na lang, pero hindi kita kaya samahan dyan. Pero si Jun at Charo, alam mo po niyo, hindi ko kapartido to. Pero buong-buong bilib ko dito. Tulad ni Darlene, tulad ni Ma'am Daisy, sila mo pala magkakapartido. Pero pag nakita natin yung talento ng talagang tututok sa yung kapakanan ng pinangakuan niyang paglilingkuran, eh talaga naman pong buong-buo ang pagtulak natin na magmungkahing tulungan natin sila na talagang ipagbuti ang ating buhay. Narin din po si Dinan Hernandez ng ikalawang distrito na sa Subic Bay Metropolitan Authority pa lang po nagpakita na ng husay sa pamamahala. Si Ma'am Daisy, parating ko, hindi ko sinasabi matanda po sa akin si Ma'am Daisy. Paggalang lang po yung ma'am. Deputy Speaker po sa noong una akong naging congressman. Talaga hong nakita ko yung pinagmulan namin. Baka mas aktivista pa siya kaysa sa akin.
nung panahon lalo na ng Marcelo. Eh, talagang humubog sa aming pagkatao na talagang dapat tutulan yung pang-aapi ng Estado. Kaya pag si Decio nakausap natin, maski sino man, pati yung kalaban niya, hindi yun lang masasabing hindi diretso kausap si Decio. Diretso kausap, masigasig sa trabaho, sigurado ako sa South Cotabato, susi ng asenso, Decio Puentes ang kailangan. Vice Gobernador po, na si Erneng Catedral. Siyempre pa, kabalikat natin sa Partido Liberal na si Mayor Peter Miguel. Bilang isang doktor ay talagang sanay kumalinga sa ating mga kababayan. Kailangan niyang ipagpatuloy ang magandang magawa para sa Coronadal. Kasama ang buong team Pinoy Slate natin sa Senado, sila ang sisigurong walang maiiwan sa pagangat ng ating bayan. Kumpiyansa tayong sa panunungkulan ng mga pinunong kasangga natin sa mabuting pamamahala, mas lalawak ang saklaw ng ating reforma at lalong uusbong ang pagkakataon para sa marami nating kababayan. Ang good news po, sa ating Pantawid Pamilyang Pilipino program dito sa GenSan, ang una po nating target, 11,134 household beneficiaries. Nalampasan na natin ito dahil ang household beneficiaries po natin ngayon ay 14,976 na. Siyempre, may pilosopong taso na naman. 11,000 na yung programa nyo, naging 14,000. Bakit ganyan? Halos 15. Kasi ho, yung target this year, 3.8 million families. Nagawa na po natin 3.9. Bakit 3.9? Dahil yung kabuuan po na kailangan tulungan, 4.6. Kailan natin tutulungan natin? Siyempre, habang dumadagdag yung pondo pang kalinga sa kanila, dadamihan natin yung beneficiaryo. Dati ho kasi 800,000 lang yan noong nag-umpisa tayo. Ngayon po, 3.9 million na. Alam po nyo, medyo nakakadismaya lang. Paglibot po natin sa ibang lugar, meron daw po mga politikong binabantaan ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya. Pag hindi raw po sila binoto, hindi po dito si Jensan, tatanggalin ang kanilang benepiso. Sa akin po, talaga, una ko natanong, may kay ba itong mga tumagsalita ng ganyan? Yung kay ho kasi, yung programang 4Ps, Pantawid Pamilya Pilipino Program, kanino pong programa yan? National Government. Sino nagpapatakbo? DSWD. Sino nagpapondo? Ba, the National Budget. Sino ho namili ng beneficiaryo? National Household Targeting Survey ng Pantawid Pamilya, ng DSWD. Madaling salita po, halos wala hong papel. Actually, walang papel. Yung local government doon sa 4Ps. So pag yung lingkod bayan, mananakot ng kanya mga boss, tatanggalin ka pag di mo ako binoto. Pakisabi na lang po, no? Doon sa mga nadaling ganito sa nakikinig sa atin sa telebisyon. Pag may nanakot sa inyo, tatanggalin kayo, sabihin na lang nyo, simpleng-simple. Mauuna yung Mayo at 13, kung saan tatanggalin namin kayo bago nyo kami tanggalin. Diba? Dahil ako po, kanina tanong ko, may kay ba sila? Mukhang tama, may kay sila magsalita na gano'n. Dahil talaga may kakapalan talaga mukha niya makatanggalin natin. Nung tinatayo yung programang yan, sa totoo lang po, tumututol sila. Dole out kung ano nung sinasabi. Ngayon naman na napakinabangan ng mga kababayan natin, nakikisaw-saw sila. Oh, hindi ba kakapalan yun? May lagaring, alam mo nyo, sa tulak humihiwa, sa hatak humihiwa. O, yun yun. Okay. Hindi po tayo papayag na ipagkait ito sa mga pinakakapuspalan natin kababayan. Nakapila na rin ang mga proyekto natin para sa pag-arangkada ng mga industriya at serbisyo, lalo po dito sa GenStan. Una sa listahan, ang pagpapagawa natin sa mahigit 27 kilometrong General Santos City Circumferential Road. Ngayon pa lang po, pinapakinabangan na ng 1,250 na motorista kada araw ang nakompleto na nating bahagi ng kalsadang ito. Kasado na rin ang plano nating pagpapalawak ng passenger terminal building ng General Santos International Airport sa susunod na taon. Pati na po ang pagpapaulad ng mga pasilidad at operasyon ng GenSan Port. Inaasahan natin magsisilbing lunsara ng mga proyekting ito ng dagdag na oportunidad para sa GenSan at maging sa buong South Cotabato. Ngunit masisiguro lang natin ito kung maayos ang pamamalakad at matibay ang pakikipag-ugnayan ng mga lokal na pinuno sa pambansang pamahalaan. Kung iaasa natin ito sa mga pinunong lulubog lilitaw sa serbisyo o never lumilitaw at ginawang biso ang pagpapapogi,
maski pagsusuklay. Tsak din maglalahong parang bula ang benepisong hatid ng mga proyekto ito. Di po ba? Habang nagtutulungan tayo, habang dumarami at tumutulak tungo sa isang lalayo, mas lalong pumapaspas ang ating paglalakbay sa tindadan. Kaya nga, nagagalak akong ilapit sa inyo ang mga kabalikat natin sa agenda ng malawakang kaunlaran para sa inyong lalawigan, para sa ating bansa. Silang mga alam natin makikisagwan tungo sa isang direksyon at hindi dadalin sa sanglaan ang ating kinabukasan. Nasa yugto na nga tayo ngayon. Kung kailan tuluyan na tayong nakabangon mula sa pagkatapa, muli ang desisyon ng sambayanan ng ating mga boss sa napipintong halalan ang magdidikta ng direksyon ating tatahakin sa susunod na mga taon. Ang panawagan ng tuwid na daan, piliin natin ang mga pinunong tutulong sa pagpasan ng ating mga suliranin sa halip na mga nagkikibit balikat o nagpapabigat lang sa ating mga problema. Gaya nga ng sinasabi ko, saan man ako mapadpad, hindi nag-iisang tao ang magdadala sa atin sa katuparan ng ating mga adikain. Ang lahat ng tinatamasa natin ngayon, ang pagunlad ng ekonomiya, ang mga bagong classroom, ospital at kalsada, ang panunumbalik ng ating pambansang dangal, kayo ang gumawa nito. Kayo ang gumawa ng pagbabago at kayo rin ang magpapatuloy nito. Tara na ug ipadayon ang pagpanday sa nasud nga dugay na natong gipangandoy. Baka naman nakumbinsi na kayo sa lokal. Paano naman yung Senado? Baka naman wala kayong bigyan sa aking kakampi doon. Sayang na sayang po kung hindi natin dadalhin sa Senado si Risa Ontiveros. Pag sinabi natin politiko mapangsarili, nag-uumpisa yon. Paano ba ako manalo? Paano ba ako manatili sa pwesto? Lahat ng desisyon, sunod na lang doon. Oh, kung sakaling tulungan kayo, tsamba. Pero meron naman kabilang bahaging politiko. Katulad dito, pwede ko magpakyut sa inyo sa problema ng kuryente. Ipasa sa iba sisi at ano. Pero hindi ho yun ang solusyon. Obligasyon ko sa inyo sabihin ang totoo. Obligasyon ko rin sa inyo ipakita kung saan tayo tatahak para matapos ang problema ngayon. Ganon ang kalibre nakita natin kay Risa Ontiveros sa loob at labas ng Kongreso. Hindi ho tayo ibebenta nito. Tulad ko po, nakatutok sa iisa lang ang boss namin, taong bayan po yun. Boto kay Risa, talagang garantisado. Talagang parang binoto na rin yung sarili niyong magandang kinabukasan. Tulungan po natin na masinsinan si Risa. Katabi po niya, pinsa ko si Timmy. May nagtanong ko sa pinsa ko si Bam kung siya raw po ay pamangkin ko. May nagtanong pa kung anak ko. Sabi ko lang yan. Ginawan pa ako ng issue. Sabi ko kay Bam, pag nakita mo yung taong yan, pakihingi mo lang yung address. Sabi niya, Kuya Noy, bakit? Bibigyan ko lang ng salamin para makita niya pag pinagtabi litrato natin. Halatang halata, magkasing edad lang tayo. Bakit? Totoo yun. Si Bamo kasi 35, ako 53. O, hindi ba pareho yun? May isang may 3 at 5 na magkasama. Ako man may 5 at 3. Parehong-pareho. Pero huwag natin boboto si Bam dahil laki na siya. Huwag natin boboto si Bam, no? Dahil na natutuwa yung mga magulang namin sa itsura namin. Hindi ho. Si Bam ho, nagtapos Management Engineering sa Ateneo de Manila. Yung kursong yan, mag-graduate ka, mamili ka ng trabaho, pinag-aagawan yung mga graduate niyan. Pero si Bam po, no? Siya po, valediktorya na nung klase niya, summa cum laude pa. Ibig sabihin, mabigat na kurso, ganun pa degree mo, talagang mamili ka ng trabaho mong papasukan. Magpapasalamat pa sa iyo yung kukuha sa iyo bilang empleyado. Pero pinili po ni Bam, imbis na pumunta sa corporate world, tumulong sa kabataan at tumulong sa microfinance. Sa mga taong magaganda idea, may negosyo, walang puhunan, tinulungan niyang ma-empower, mabigyan ng kakayahan, mapangat ang buhay nila. At yun po, mula nag-graduate siya, yan ang ginawa niya. Matatanong siguro, bakit niya ginawa yan? Si Bam mo kasi nung pinaslang ang aking ma, 6 years old. Batang-bata pa siya, nakita niya ano ibig sabihin pag inapi ka. At mula doon sa inapi, ang solusyon, dapat dumating tayo sa punto na hindi na pwede may isang nagaharing-uring inaapi tayo lahat. Kailangan palakasin natin ang sambayanan. Kaya ako po, buong tiwala ko, pag dinala natin si Bam sa Senado, meron tayong tutuhanang talagang tagapagtanggol, talagang taga
para taga-lead po sa atin, no? Magli-lead sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan dahil na-empower na po ang ating mga kababayan. Huwag po natin kalimutan si Bam Aquino. Dito rin po si ang butihing mother-in-law ni Sunny Trillari, si Ginang Esther Orellana. Okay. Pag may, alam nyo, yung pinili natin sa Team Pinoy, nag-umpisa po 40 na kinoconsider. Pero kailangan 12. Paano tayo namili ng 12? Eh, kailangan may prebang pinakita. Hindi puro pangako. Kailangan meron na tayong mabibigyan sukatan kung ano ang asahan sa kinabukasan. Sunny Trillanes, bakit natin tutulungan si Sunny Trillanes? Di ba nakipaglaban siya? Nakulong siya dahil doon. Tumakbo bilang senador, nakampanya ang mga tao para sa kanya. Siya po nakakulong eh. Nung naging senador, nag-hearing. Saan? Sa Senado? Hindi o. Sa kapiitan pa rin. So, isipin nyo, no? Isang tawag lang ni Sunny Trillanes sa Malacanang, suko na ako, baw na ako. Kung anong gusto nyo, sisip-sip na lang ako. Pinakawalan siya. Ginawa ba ni Sunny yun? O pinanindigan ang prinsipyo niyang ipaglaban at iwasto ang mga maling nakikita niyang pangyayari. So, hindi na po tayo mangangako. Nandun na yung preba. Taong dumaan sa pagsubok, tinimbang palagi ko, sapat po ang sukat. Yan po si Sunny Trillanes. Yung si Loren po wala dito, pero nandito yung anak niyang si Lian na napakaraming fans. Baka maboto nyo sa Lian, di ba tumatakbo yan, maawa naman kayo. Pero again, si Loren, di ba? Parating nagna-number one sa takbo sa Senado. Talagang tagapagtanggol ng kalikasan. Isus ng kababaihan, tulad ni Risa, tulad ni Jambi. Talagang nasa una po nila. Parang may nakikita tayo dito isang babaeng napakamasigasig na talagang hindi tinanggap ang limitasyon. Nagpakita na po pagkatagal-tagal ng gila sa larangan, ng kanyang pagiging, di ba, parte ng media at lalo na bilang public servant. Balik po natin si Loren Legarda. Dadaan ako na lang po. Meron akong si sumisenya sa akin. Napakahaba nung talumpati mo. Wala ka naman dalang pang lunch. Ulit-ulit ko na lang po. Etong 12 natin, hindi ako nangangampanya para sa kanila. Dahil, di ba, parang ego tripping. Pakita ko lakas ko. Hindi. Naniniwala po ako, lahat ito 12 to maliwanag. Maliwanag ang pinaninindigan. Maliwanag ang direksyon. Maliwanag na tutulong sa atin sa pagsasayos ng problema natin sa bansa. Pag itong 12 punto na ipasok natin sa Senado, kung palagay nyo may nagawa na tayo nito unang tatlong bahagi, itong tatlong taon, unang bahagi po ng termino natin, eh isipin nyo, pag wala na yung mga kontrapuelo at kontratsyempo, no? At talagang tumulong magpasan ng mga sulirin ng bansa kung gaano kabalis lalo ang arangkada natin at ano pa mararating natin. Palalo ko lang po, nung nag-umpisa tayo, no? May problema tayo sa classroom. Kulang natin 66,800 classrooms. Ang halaga po noon, 700,000 pesos bawat isa kung single story pa. Eh iba ho, kulang na yung lupa, kailangan double story. Ang kaya ng budget, 8,000 classrooms a year. Ang termino ko, 6 years. 8,000 classrooms, 6 years, 48,000, 66,800 yung kulang, may utang pa ako pagbaba. Parang imposibleng resolbahin. Pero sabi ni Brother Armin at ng DepEd, 2013, sa katapusan itong taon to, hiningi lang po niya, December 31, wala na yung 66,800 na kulang. Nagawa na natin lahat ng classroom na yan by December 2013. Yung mga nagsasaka po ng bigas, pinaniwala, ay ng palay, pinaniwala sa kalang hindi natin kaya pakainin ang sarili natin. Noong patapos na yung aking pinalitan, yung first 6 months, nakaangkat sila ng 2 million metric tons. Ilan ang kulang natin raw? 1.3 million metric tons. Yung inangkat nila, sobra pa sa pangangailangan natin. Sa napunta, sa warehouse, sino na kinabang? Siguro daga. Hindi yung Pilipino. Ang nagbayad, Pilipino. Okay. Ngayong taong po to, pinapangako ni Secretary Alcala, makisama ang panahon, self-sufficient na tayo sa rice, baka nag-e-export na tayo after 3 years ng tuwid na madali.
highways po. Nung araw, lahat ng katiwilayan yata, dyan na nag-uumpisa. Ngayon po, ang highways consistently, we bid out yung project, pagbayaran na, nakaka-discount tayo malaki. Tulad po sa Quezon City, meron pong Arneta Avenue, Quezon Avenue intersection. Dati stoplight nando parating traffic. Gumawa ng underpass. Ang halaga ng underpass, 690 million. Nung binid out, naging 430 million na lang. 260 million na naitipid natin. Meron pang 100 days ahead of schedule na tapos yung proyekto. Yan po ang tuwid na daan. Ugali ko pong sundan ang tinuro ng aking ina. Kung wala kang masasabing maganda sa kapwa mo, huwag ka nalang magsalita. Pero palagay ko, kailangan naman pong iiwan ko sa inyo ito. Ito po ang nagawa natin sa loob ng 3 taon na hindi po nagawa sa 9 at kalahating taon na napalitan natin. Sa kabilang panig po, nandun yung mga labi ng ating pinalitan. Doon sa kabilang panig po, nandun yung mga kritiko ko, hindi pa ako tumuntong sa Malacanang, kritiko ko na. At meron po mga iba doon, hindi tayo sigurado dahil kakampi nila yung walang nakita maganda tungkol sa akin. So palagay ko, klarong-klarong pagpipilian. Dito pa sa direksyon ng tuwid na daan o doon sa hindi natin chak na anong direksyon ang gusto nilang gawin maliban sa magkaroon ng kapangyarihan. Kayo po ang boss ko, kayo po masusunod at ako po ay nakasandal pa rin sa inyo dahil palagay ko, totoong kayo ang susi ng ating bansa. Magandang tanghali po, maraming salamat sa inyo. Thank you very much, President Aquino. And at this point, may we request His Excellency Benigno Aquino III to please proceed to the center stage. And we would also like to request our AIM members to please join the President, Congressman Pedro Acharon Jr., City Mayor Darlene Antonino Custodio, Vice Mayor Boyet Leyson, and our 12 city councilors, Richard Atendido, Minado Avila Jr., Elizabeth Bagonok, Ramos Boydeclaro, Vivencio Dinopol, Cirilo Forones, and the rest of the members of the city councilors. Okay. Sirs and ma'ams, at the count of three, laban po tayo, okay? What, ready? 1, 2, 3, laban! Thank you very much. Marami pong salamat. Thank you, Mr. President, for taking your precious time with us, and we really appreciate your presence. Ah, okay. Okay, isa pa raw, yung saludo. Okay. Ready? 1, 2, 3, laban! Thank you so much. Palakpakan po natin. Okay. Ano po, saludo or laban? Okay, laban. Okay, 1, 2, 3, laban. Thank you very much. All right, ready? 1, 2, 3, laban. Marami pong salamat. Thank you once again, Mr. President, for your precious time. Mabuhay po ang Team Pinoy, mabuhay ang Pamilyang AIM, and we shall continue with our program. So yung mga gusto pong mapanood ito mga local talents natin, please stay. Thank you once again. His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines.
Marami pong salamat, our guests, the Team Pinoy, Senators, Senator Riza Ontiveros, thank you. Representing Senator Lauren Liganda, salamat kay Mr. Leandro Liganda, the son of Senator Lauren. And of course, representing Pam Aquino, ang kanyang wife, Ma'am Timmy Aquino, maraming pong salamat. At sa lahat din po ng dumalo, dagang salamat sa suporta sa AIM and Team Pinoy. Ayaw lang kalimte ha, ang Team Pinoy Vote Straight and ang pamilyang AIM. Karong umaabot nga Mayo 13. Para sa padayon nga pag-uswag sa Jensen City.